takot na mura abutin ito eh. Kasi makikita mo dyan yung tinatawag yung Suryanong gago, katarantaduhan. Ah, kaya ayan, nasingit ko lang po yan. Ano. Ang ating patutunayan ko sa inyo ngayon ay yung bicarib spelidi. Ah, nasingit ko lang po yon. Pasensya na po. Ito po. Dito po sa aklat ng Studies in the Scriptures. Ah, Studies in the Scriptures. Oh, Mr. Gitano, ah. Sa Google pwede mo research 'to kasi by volume din ito eh. Ah, kayong mga Depensor Katoliko, ah. Oh, Attorney Llasos, ah. Oh, ikaw ano, ikaw Wendell Talibong. Para madagdagan ka talaga ng kaalaman, ha? Para hindi ka mahulog doon sa mga pagpaparatang kasinungalingan, yung kababaang uri ng utak mo, para madagdagan ka ng totoong karunungan. Ito po, itong aklat na ito, Studies in the Scriptures, is Volume 2 by Pastor Charles Russell. Tandaan nyo, ha? By Pastor Charles T. Russell, People's Pulpit, published by the Tractsite Copyrighted. Studies of the Scriptures. Ito po. Sa page 215. Babasahin ko na po sa English at sa Katagalog. Hindi bali pong medyo humaba tayo. Ito naman eh, paparti-parti ko. Ano po? Ito po ang nakasulat sa page 215. The following extract on this point is from a work entitled The Reformation, bearing the date of 1832. Mrs. A, said Miss Emmons, I saw a very curious fact the other day. I have dwelt upon it much and will mention it. A person lately was witnessing a ceremony of the Romish Church. As the Pope passed him in the procession, splendidly dressed in his pontifical robes, the gentleman's eye rested on this fool, placing letters in front of his mitre, tiara, crown, bicaribs felli di, the vicar of the Son of God. On the Pope's crown in the Vatican Museum is the recognized and most used title of the Pope. Tandaan nyo yan, ha? The most used title of the Pope, pa? Bicaribs felli di, vicar of the Son of God. The word bicaribs is on the top of the threefold crown, the word from dark, shining, precious jewels. The word di is on the under part of the threefold crown and is made of 100 diamonds. Okay, tama. The word, okay, ulitin ko po yun, ha. The word bicarios is on the top of the threefold crown. The word fili, ayan, hindi ko nabasa kanya yan. Kanina yan. The word filly is on the second circlet. And the words are made from dark, shining, precious jewels. The word di is on the under part of the threefold crown and is made of 100 diamonds. Sa Tagalog na po, ang sumusunod na sipi ukol sa bagay na ito ay mula sa isang akdang may pamagat na reformasyon na may petsang 1832. Ginang A, ang sabi ni Binibining Emmons, nakita ko ang isang lubhang hindi pangkaraniwang bagay, kamakalawa. Pinag-ukulan kong mabuti ito ng pansin at ito ay sasabihin ko. Kamakailan lamang isang taong ang dumalo sa isang seremonya sa Iglesia Romana. Nang dumaan sa harapan niya ang Papa, habang nagpuprosisyon na buong karingalang nakagayak na mga kasuotang ukol sa Papa, natuon ng paningin ng Ginoo ang lubhang nagniningning ng mga titik sa harap ng mitra, tiara, corona, Vicarius Felli di, ang kahalili ng anak ng Diyos. Nakalagay sa korona ng Papa na nasa museo ng Batikano ang kinikilala at pinakamalimit na gamiting titulo ng Papa
Vicarios Felidi, kahalili ng anak ng Diyos. Ang salitang Vicarios ay nasa ibabaw ng may tatlong andanang korona. Ang salitang Feli ay nasa ikalawang andana at ang mga salita ay ginawa buhat sa maitim. Buhat sa maiitim, nagniningning na mga mamahaling hiyas. Ang salitang De ay nasa pinakamababang suson ng may tatlong andanang korona at yari buhat sa 100 diamante. Ayan po. Mababasa niyo po yan sa Studies in the Scriptures. Ano raw yung Vicarius Felidi? Titulo. Yan ang pinaka gustong-gustong gamitin ng Papa raw. Vicarius Felidi. Ano raw yun? Vicars of the Son of God. Kahalili ng anak ng Diyos. Oh, paring Kitano. Paano ka ngayon yan? Dinalantad yung pagkademonyo mo. Yung pagkadyablo mo, nalalantad eh. Huwag kang magdarandam sa tawag ko. Ibig ko lang sabihin yan, sinungaling ka, magdaraya ka. Yan po ang talagang karakter ng dyablo. Ganun po yan. Napakasama po ng ginagawa nyo. Biro mo, buong mundo ito. Maraming nakakapanood. Lalong nahahayag ang inyong mga pagkademonyo at ano pa, kamangmangan sa aral ng Diyos. Hindi kayo nakakaunawa ng aral o ng salita ng Diyos, lalo na po sa dito nahayag po ang hindi mo pagkaunawa sa Biblia. Kayong mga pare. Saka, biro mo, sabihin mo dito na hindi titulo yan at bumanggit ka kung ano-anong mga titulong sinasabi mo. Na yun naman, minsan binabanggit yun, ina-address sa Papa yun. Kung mayroon mga history, binabanggit yun. Una nga, yun, isa yun. Una, tinawag yun, Bishop of Rome. Pero, tinawag lang sa kanya yun, pero hindi yun pinakatitulo. Napaborito laga ng Papa. Napakalinaw ng pahayag dito sa aklat na ito. Nasa museo ito. Nandun ito sa museo. Ha? Ngayon ito si Wendell Talibong, may pinakita ang Papa. Siguro gumawa na naman sila ng pop, baka bronze yon. Kasi alam mo itong mga Defensor Katoliko, matagal itong pinagandaan. Nagpa-imprenta nga ng sariling Biblia. Pina-imprenta yung Catholic, Roman Catholic Church. Pina-imprenta, idinikit doon sa Bibliang Katoliko na ano ba yun, yung fraternity aklat. Ha? Mayroon din ako niyan eh. Ngayon, talagang pinagandaan nila ito. Doon kay, mayroon lugar na itong si Talibong, may pinakitang Papa. O, wala niyang pangalan yan. Walang pangalan. Mr. Talibong, punta ka sa Roma. Punta ka doon sa museo. Biro mo, yung pangalan daw, Vicarius Felidi, tatlong andana yun sa Papa. Yung una raw, Vicarius. At yun daw ay mga maiitim, nagkikislapang diamante. Mga talagang, ganun din yung ikalawang andana ng Feli. Talagang mga diamante, maiitim na nagkikislapang diamante. At yung di naman raw, 100 diamante. Biro mo yan. Alam mo, Talibong, yung corona lang ng Papa. Corona lang na yon. Pwedeng bilhin ng Pilipinas. Yung corona lang ng Papa. Kaya tagong-tago yan sa museo. Baka kahit magsama-sama na kayo mga dispensora, maski siguro si Tagle na ngayon tuwan-tuwa siya. Bishop raw siya sa Asia. Ha? Tuwan-tuwa siya. Baka yan mismo hindi rin makakita nung tiara. Kaya pumunta kayo sa Talibong. Nagpagawa na naman kayo yata sa rektor ng anong tiara . Meron mga gumagawa niyan . Talagang hinandaan yung matagal . Kasi gaya nga ng sabi ninyo . Matagal lang yung panahon binabati ko, sinisiraan daw ang Katoliko. Kung sinisiraan namin ang Katoliko, o siniraan ni kapatid ng Manalo Katoliko, di sana wala nang nag-iglesia ni Kristo. Nakita nila na yung sinasabi mong tuligsa
ay katotohanan. Pagpuna ng mali, para akayin kayo sa tama. Patakarang Diyos yan. Kaya wag mong sasabihin na yung mali, ulit-ulitin na niya, nagiging totoo. Hoy! Ang doktrina, kailangan talaga ulit-ulitin para lalong maunawaan, huwag magkamali. Pero yung mga sinasabi niyo, kahit ulit-ulitin niyo, hindi magiging totoo yan. Inuulit-ulit niyo na ngayon, lalong nahayag ang inyong kasinungalingan. Ang inyong pagka-diablo, pagka-demonyo, hayag na hayag. Masakit po yan, pero hindi ko kayo minumura. Yan po ay talagang ganon. Pareho yan ng alimaw, pagka-Diyos. Karakter lang po yan. Ha? Ibig sabihin yan, yung kabanalan, yun ang mga karakter ng Diyos. Ito namang pagka-demonyo, kasinungalingan. Kabaliktaran yan eh. Kaya nakikita eh. Patutunayan ko na yun puro kasinungalingan eh. Pagdaraya yan, pagka-demonyo yan, pagka-diablo yan. Ginagamit ko na po yan kasi baka sakaling magbago kayo eh. Sobra na talaga ang kapal na ng puso ninyo. Kayo ang tinutukoy ni Kristo ng ano eh. Hindi na nakakaramdam. May mata para makakita pero hindi na nakakakita. May tenga para makarinig pero hindi na nakakarinig. Sa kapal ng puso ninyo. Kaya sabi ni Kristo, sasabihin niya lahat ang taling, sasabihin niya patalinghaga. Kaya para ka baka sakali, maunawaan ninyo, magbalik loob kayo. Kaya ang mga pananalita ni Kristo, punong-puno po ang mga pangangaral ni Kristo ng mga figurative words. Ha? Mababasa nyo napakaraming similitudes, allegory. Napakarami po niyan. Anong dahilan? Para hindi ninyo maunawaan. Mauunawaan lang nyo kung kayo'y kasama sa mga tinawag niya. Alimbawa, sugo kayo ng Diyos, mauunawaan nyo ang mga salita ni Kristo na mga similitudes o allegory, metaphorical, ha? Symbolical, lalo na sa Revelation. Symbolical, halos lahat dyan. Mayroon na words, mayroon talagang literal, mayroon namang symbolical. Kaya maging itong paring to, ha? Na dito ang bait-bait niya, di ba? Pero doon sa debate nila na pinakikita ni Talibong, naku, parang watos ito. Ayan na niya, ipangaral niyo sa buong sanlibutan, universal, Catholics, Roman Catholics. Ay, bobo. Pasensya ka na, ha? Kasi kailangan talaga masakta na ang inyong puso, baka magbago kayo. Ganon din po ang paraan ng Panginoong Jesucristo. Minsan dinidiretsa na niya eh. Kung minsan direkta na, mga lahi ng mga ulupong. Baka sakaling magbago, sabi ng Panginoong Jesucristo. Biro mo. Oh, saka na, papaksain ko yon. Kasi ganito po yon. Aabangan ko kung paano sasagutin yung sinasabi ko, yung patunay ko na ang 666 Papa sa Roma. Inaabangan ko po yan. Ngayon, lagi ko pong tinitingnan yung mga video recording nila. Nakita ko po ron yung mga kalokohan nito ni Talibong. Nakala mo ang tali-talino. Gini-repute niya yung mga... Kuhan ito eh. Talagang nagrurunong-runongan ito. Akala mo mababait? Oo. Pero mo, yung new era, tinawag na new error daw. Tingnan mo, yung new era university, new error daw. Eh, ang daming katolikong nag-aaral dun eh. Kasi gusto nila dun eh. Yung anak nila, nadidisiplina. Tsaka wala doon droga. Yung New Era University. Pero itong si Talibong, new error daw. Kwan talaga ito eh. Kaya minsan binabanggit ko nito, taliwas eh. Kala ko ba niya? O tingnan mo niya. Bawal daw tawagin ni Kristo ng mga salubong. Tapos tinatawagan niya ni ano? Ni Sandoval? Na... Father, pare, tawagin na niyang pare, father yan, kaya tinatawagan niya niya, bobo, pilosopong bakya. kwan lang yun, pagrespeto yun, kasi yun ang pinaka, ano niya, pinaka title niya, pare. Kung tawagin kong pare yan, hindi ibig sabihin, kinikilala ko yung pagpapakilala nila ng ama ng kaluluwa, ama ng espiritu, hindi ganon, kundi pagrespeto lang. Kumuyo ng profesyon niya. Halimbawa, doktor. Halimbawa, ayan, pare.
Nagrorunong-runong ka, bobo naman eh. Kamangmangan. Nakala mo kung sino ka. Pero wala naman sinasabi. Ipakikilala ko po yan. Doon sa bawat teksto ninyo na nakarecord, iisa-isain ko po yon, ipakikita ko yung inyong mga kamangmangan at inyong mga kalukuhan. Alam mo itong si Talibong? Medyo sa reply, doon siya sumasagot. At alam mo, linalahad doon ni Talibong, yung mga video link, pagka-iklini ko po yon, aba, yung ano, yung sinasabi nilang, yung bawal mag-asawa, raw hindi raw bawal sa pare. Kasi aral ng demonyo raw yung aral ng demonyo yun, nasa iglesia ni Kristo. Tingnan mo mga kalokohan yan. Iisa-isan ko yan, Talibong. Umanda kayo. At kahit anong linis nyo, wala na kayong magagawa. Mot in academic na yung mga sinasabi nyo yan. Maliban lang, mapatunayan nyo na hindi nga ang Papa sa Roma, hindi nga ang Iglesia Katolika ang tinutukoy na Antikristo sa Biblia. Kailangan masagot mo ninyo muna yan. Pero yung mga aral ninyo na paninira, na nandiyan nakarecord na sa YouTube, kuha na yan, moth cases na yan. Kahit anong pagtatanggol nyo yan, wala nang maniniwala sa inyo, lalo na yung mga Katoliko na marurunong at nag-aral na matitino ang isip. Ay nako, baka pag nakita kayo, baka batukan lang kayo eh. Bakit? Eh kitang-kita yung inyong mga kalokohan eh. Inahantay nila yung patunayan ninyong hindi nga ang Papa sa Roma ang Antikristo. Kaya itong paglalahad nyo ngayon, maraming Katoliko ang papasok uli sa Iglesia ni Kristo. Nalantad ang inyong mga kasinungalingan, kamangmangan. Kayong mga Depensor Katoliko, Attorney Liaso, sagutin nyo yon. Kasi nakakaano na eh, mabuti na lang liloob ng Diyos na makita ko yung talagang dapat isagot sa inyo. Kasi lahat na lang ng ano, pinagdidepensa nyo kung ano-anong mga pangangatwiran. Kung walang katapusang pangangatwiran na ang layo-layo na kung matino naman ang isip, walang hindi tatanggapin eh. Kasi malinaw ang banal na kasulatan, ang turo ng Biblia, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. At nakalagay sa Biblia na pagka hindi kayo binigyan ng kalooban ng makaunawa, talinghaga sa inyo yan. Sino lang ang pinagkakalooban yan? Yung mga sugo ng Diyos, mga hinirang ng Diyos. Yun lang. Sino yon? Yung sinasabi ng Biblia ng mga banal, sabi kanina ni nung pare, si Gitano, yung mga banal daw doon, kumo sa English sense, yun daw ang nasa langit na. Panginoon kong Diyos, ay patawarin kang pare ikaw. Oh, maniwala kayo sa akin. Oh. Puro nabasa sa English na saint. Oh, hindi niya yun na inaano ng Papa. Kundi pinupuro inaan niya sila. Gitano, ang mga banal na tinutukoy sa Biblia, mga Kristiyano, yun ang mga martir ni Jesus na ayon sa hula, pinapatay ng Papa. Kaya nakalagay sa hula, talagang lalapas tanganin yun. Yung tinatawag na blasphemy, kinuha yung titulo ng Diyos, yun ang blasphemous. Ang Papa lumalagay sa lugar ng Diyos. Talagang sobra, nagmamataas. Sumasalangsang sa kautusan, nasa Tesalonica yan, chapter 2. Yun ang blasphemy, blasphemous, pamumusong. Yan ang paglapastangan sa aral ng Diyos, yung tinatawag na blasphemous. Lapastanganin mo ang salita ng Diyos, blasphemous yan. Pamumusong. Kunin mo ang alam mo si Kristo, magpakilala kang isa kang Kristo, blasphemous yan. Pamumusong yan. Ituro mo na si Kristo Diyos, blasphemous yan. Bakit? Isa lang ang Diyos ang Ama eh. Kaya pag tinuro mong si Jesus Diyos, blasphemous, aral ni Satanas yan. Yan ang hula na mga ngaral na ibang Jesus. Yan ang tinatawag na blasphemous. Hoy, Gitano, at saka kitang-kita ang inyong mga pagdaraya. Biro mo, hindi mo binasa yung ang Antikristo, ang 666,
ay mag-uutos magkintal. Ha? Mag-uutos sa English, compel with his right hand in his forehead. Compel. Ha? Tandaan mo, ha? Compel. Ayan, ngayon. Tingnan natin, mga kaibigan. Ano ba ang ibig sabihin ng uutos magkintal sa noo at compel sa English? Ha? Na iniiwasan nyo. Pero pinaliwanag ko na yan eh. Tanda ng Katoliko yan. Sa siya ang iyong pakinggan, tanda ng Katoliko. No. Ang pag-aantandaan niya ng hinlalaki ng kanang kamay sa noo, o unay sa noo, tanda ng isang Katoliko. Napakalinaw doon. Ang Antikristo ay mag-uutos, magkintal. Mag-uutos, mag-cross sa kanang kamay at sa noo. Maliliitan niya, malalaki, laya, lipin, mahirap, mayaman, tinatandaan sa kanang kamay sa noo. Nandun yun sa hula, iniiwasan niyo eh. Sige, tumuro kayo ng grupong gumagamit niyan. Sige. Dito sa ibabaw ng mundo, tumuro kayo kung sinong gumagamit niyan na masyadong particular na yan. Antikristo yan. Tanda yan ng isang Katoliko. Kaya ako